po. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay September 4, 2015 na po tayo. At araw na naman ng Sanggunian Monitor. Ito po ang inyong kagawad, ang inyong konsehal, ang inyong friendship, Eric Piano. Maya-maya po lamang ay makakasama natin ang ating friendship, Tet Marsan, dahil meron lang siyang emergency na ginagawa sa ngayon, no? At hahabol daw siya, nag-text sa atin. So abangan po natin, antabayanan natin ang ating friendship, Tet Marsan. Ayan, at magandang-magandang umaga po sa lahat ng 17 barangays dito sa lungsod ng Olongga po. At hindi lang tayo sa Olongga po napapakinggan, napapanood at napapakinggan din tayo sa Castillejo, sa Subic, sa San Marcelino, sa San Antonio, sa Morong, ayan, sa buong SBMA, no? At ilang bahagi ng Bataan at Zambales. At lahat po ay binabati natin ang ating mga masugid na mga tagapanood at tagapakinig dito sa Sanggunian Monitor. Ang aking nanay, Rose Piano, magandang umaga po. At ang aking mga kapitbahay dyan sa Bigonia Street, no, sa Barangay Santa Rita, magandang-magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Pati na yung sa aming barangay captain at sa mga kagawad at BPATS, no, ng Barangay Santa Rita. And of course, binabati din natin ang mother dearest ng ating friendship, Tet Marsan, na si Beth Daduya. Magandang umaga sa iyo, Beth. Long time no see. Mag-usap naman tayo. Ang dami mo mga text sa akin, ha? At pag-usapan natin yan, yung mga tinetext mo. At ngayong umaga po ay mapalad tayo na meron tayong isang panauhin na isang importanteng mamamayan ng lungsod ng Olongga po, dahil siya ay merong ipinaglalaban. So maya-maya po ay makakausap natin si Ginoong Hector Tayco. Ayan, at malalaman natin kung ano yung advocacy niya. Kasi yung advocacy niya ngayon dito sa lungsod ng Olongga po, ay yun din po ang ating advocacy na matagal na panahon bilang konsehal ng lungsod ng Olongga po. Ayan, at tuloy-tuloy po tayo. Babatiin lang natin yung ating mga jeep and tricycle drivers and operators. Ang Olongga po, Bataan, Zambales Transport Federation, especially to Chairman Ray Abrinilla, magandang umaga po. Ang lahat po ng ating prok leaders, tanod, BPATS, at security guards na parating pag nakikita kami ni Kagawad Tet Marsan ay sinasabing walang tigil o walang patlang ang panonood nila sa Sanggunian Monitor. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Kabalikat Civicom, ang Ulo ng Apo Radio Group, ang ISDA Radio Group, o ISDA Radio Group, ang SCAN Communication Group, at sa lahat ng volunteers, radio groups na kaakibat natin sa mga mahahalaga activity ng siyudad. No, ang JCI Olongga po ni Kagawad Tet Marsan at ang Parents Teachers Association sa buong Olongga po, ayan, ay nakatutok din sa atin. Pinapasalamatan din natin ang Capstone, ang iFocus, ang Shining Star, ang Hypnotic Massage, ang Winnie Stallone, ang JM Production, at ang Absolute Service Incorporated ng aking kuya Danny Piano. Ayan po, no? At of course, maya-maya lang ipag-uusapan din natin yung mga mangyayari mamaya sa aming session sa ganap na alauna ng hapon sa Sanggunian Panglunsod ng Olongga po, kung ano po yung mga bagong resolution at ordinansa na aming papaksain. And of course, yung pinakamainit ngayon, no, tatalakayin din natin yun pong pagdi-dismiss ng ombudsman, no, sa kaso na isinampa laban kina dating Mayor Bong Gordon, kay Bebet Marsan, kay Attorney Nadine, at kay Mr. Yung dating head po ng Jack, yung dating head ng Assessor's Office, no? Ayan, si Mr. Agustin, na tama, no? Sila po ay na-dismiss yung kasong isinampa ni City Administrator Malabute laban sa kanila. At mamaya ay babasahin natin yung detalye ng dismissal na yan ng ombudsman. So sa pagbabalik po ng Sanggunian Monitor, ang lahat ng yan ay ating tatalakayin. Huwag po kayong aalis. Babalik po ang Sanggunian Monitor. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. Gigi Bodybuilding. Life is beautiful. If you know that, health is wealth.
The Memories of Life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabakuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at Number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Mapalad po ang Sanggunian Monitor dahil panauhin po natin ngayong umaga yun pong taong nagpasimula o namumuno dyan sa, alam nyo po, ang plano kasi, may plano po kasi ang ating pamahalaang panglunsod ng Olongapo dahil meron silang agreement with SM Prime Holdings at yun po, plano at nagkaroon na po ng resolution ang Sanggunian Panglunsod ng Olongapo at ang Barangay East Tapinak. No, napuputulin po yung anim na malalaking puno, malalaki at matatandang puno diyan sa paligid ng Convention Center. At ngayon po, ngayong umaga, I guess po natin si Mr. Hector Tayco na siya po ang namumuno na ang kanyang advokasya ay huwag putulin yung mga matatandang puno dito sa paligid ng Convention Center. Magandang umaga sa iyo, Hector. Magandang umaga rin, Kagawad. Oo, kumusta ka na? Ano na ba yung mga pinaglalaban natin ngayon? At tayo ay medyo, ano rin dyan, medyo sumusuporta tayo 100% dahil alam natin yung kahalagahan ng mga punong yan. Yan ay heritage trees na, no? Bagamat hindi pa natin talaga na isa sa formal, no? Hindi pa natin nagagawa ng sariling ordinansa na ang mga punong yan ay dapat hindi putulin dahil dahil sa sobrang tanda na yan, no? Mamaya ay paliwanag mo. At alam natin na dapat i-preserve ang mga punong yan. So, Hector, paano mo sinimulan ito? At paano nagsimula ba itong advokasya mo? Nagsimula yan nung nagtawag sila ng public hearing nung nakaraang taon. Mm-mm. Para ipaliwanag ang kanilang kontrata sa SM Prime Holdings. Gusto nilang ipaliwanag sa mga tao na itong SM Prime Holdings ay katanggap-tanggap sa pamunuan ng Olongapo dahil ito ay pabor, hindi lamang sa buong Olongapo sa makikitain ito sa renta ng area na paparenta sa SM. Ang ano niyan, ang naging problema, nung kanilang public hearing, sinabi nila na pag ito ay dinevelop, isi-save nila ang Marikit Park at ang lahat ng mga puno na nakatitim doon ay hindi puputulin. So, walang naging gaanong katanggap-tanggap o opposition, walang opposition sa mga tao na tumawa, naging ano doon, dumalo. Mga members sila ng mga NGOs, non-government organization, mga private individuals. Walang gaanong opposition doon sa paliwanag ng private anong public hearing na 'yon. Pero itong taon na 'to, nakatanggap kami ng informasyon na pinuputol na 'yung mga punong 'yon. Kaya kinuha na namin ng mga larawan at nakita nga namin na pinuputol nga. Ang sabi doon sa Facebook, ito lamang daw ay trimming. Pero lumalabas nung makita ko ang mga dokumento na nag-usisa ako, napirma na pala ito ng East Tapinak barangay na wala silang oposisyon na putulin itong mga punong to. Actually, hindi ito ordinaryong mga puno, kundi ito'y napakalalaking mga puno na bago pa lang ako pinanganak, nandiyan ang mga punong yun at ang wala pa yung OCCC
ang tawag pa lang niyan doon ay Phil-Am Center. At ang mga ang mga punong yan ay daang taon na nakatayo diyan. Na ang mga punong yan ay saksi kung paano naganap ang paglaki at pag-unlad ng Olongga po. At ngayon para lamang sa isang SM Prime Holdings na rerenta ng area na about 30,000 square meters, isasamang puputulin ng puno para may patayo nila kanilang building. Yun ang napakahirap tanggapin kasi unang-una, ilang semento lang naman nila ang gagastos nila para iwasan ng mga punong ito. Hindi naman katanggap-tanggap na papalitan nila. Kung papalitan nila mga punong ito na daang taon, ilang taon pa ang hihintayin ng aking mga apo. Tama. Ng mga apu-apuhan para makita nilang malalaking puno kasing laki ng mga punong ito puputulin. Kaya ngayon, ang pinag-aalalaban ko lamang ay yung kalikasan na ito ay sana ma-maintain ng Olongga po na hindi ito maputol. Samantalang nakipag-usap naman na sila ng mabuti sa SM na huwag puputulin at sinabi na nila doon sa public hearing na hindi puputulin, eh ngayon ay bumabaliktad at puputulin na itong mga malalaking anim na puno. So ngayon ang pinaglalaban ko nga, gumawa ako ng petition para naka-address ito sa ating pamunuan ng Olongga po, na sana yung mga tao na mga concern, lalo na yung mga matatagal ng taga-Olongga po, taal na Olongga po, ay ipaglaban itong mga punong to na huwag putulin. So yung mga petition na to, hinihingi ko na sana pumirma ang mga tao na meron ding concern sa kalikasan natin at yung mga anak natin at kapwa po natin ay masaksihan kung ano talaga itong mga punong ito na saksi kung paano lumaki ang Olongga po. Hector, nakita ko kasi doon sa post mo sa, well, doon sa Olongga po City Council page sa Facebook, yes. No? Nakita ko yung mga post mo na tinitrim di umano, no? Itong mga puno na to. At yung kuha mo nga ay yung nandoon mismo sa gilid ng mga puno. Convention center. Convention no? Center. So nakita ko rin, ang lalaki ng mga tinatapya. So ito ba talaga ay trimming o ito ay unti-unti na talagang paghahanda sa tuluyang pagpuno, pagputol ng mga puno? Ang pagkakaintindi ko kasi, nung hindi ko pa pinopost ito sa Facebook sa Olongga po City Council group account, talagang puputulin kasi nung tiningnan din namin, inspection namin itong yung mga punong ito, nung makita ko nga sabi daw, if for trimming, hindi maganda talaga yung pagkakatabas kasi kung trimming lang naman ito, gagandahan nila yung pagkakatrimming. Pero nung tiningnan namin, kasama ko in fact si Katomi Abile, nakita namin na haphazardly done yung pagpuputol-putol ng mga puno. Okay. Wala siya talagang tinatawag na para ma-maintain yung ganda ng puno. Mm-mm. Basta pinutol to, chinap to, ginanong, no. Yun ang nangyari. At malalaki, napansin ko malalaki mismo, sanga. Oh, hindi malalaking sanga. Actually, so, kung titignan mo yung mga pinagpuputol nila, mayayakap mo yung ganong kalalaki yung mga sanga. At nahinto lamang yung pagpuputol na to nang lumabas nga sa Facebook na sinabi kong tutuloyan ang puputulin. At marami rin namang nagsabi na ito lamang daw ay trimming. So, nung una, medyo nag-doubt ako hanggang nagsaliksik nga ako at nalaman ko nga na meron talagang board resolution na nagpapatunay na talagang puputulin nila itong mga punong to. Ang nakakatakot kasi nag-groundbreaking na ang SM. So, kung hindi ito maagapan, pag napagtayo na naitayo na itong SM at nasumabot na siya sa lugar ng mga punong ito sa OCCC, talagang tutuloyan lang puputulin itong mga punong ito. In fact, yung sentro, yung sa DNR na departamento, eh meron ng hiningi rin sa kanilang parang endorso galing sa Sanggunian Panglungsod at galing sa Istaminak Barangay Hall. Na talagang wala silang oposisyon sa pagputol ng mga punong ito. Ayan, sige. Hector, mamaya pag itutuloy natin ang pag-uusap dito sa issue, napakalaking issue na to, no? Babalik po kami, huwag kayong aalis at sandaling-sandali lang ay babalik kami. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo,
ballroom dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaklan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. Gigi Bodybuilding. Life is beautiful. If you know that, health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabakuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaklan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation building beside G Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Kagawad at Marzan. Friendship, kumusta na? Hello, Friendship. At magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Siyempre, lalo na sa TV 22. Speaking of TV 22, Friendship, may magandang balita. Mm-hmm. Oo, sige, ikaw na bang mag-ano yan? Ikaw na, Friendship. Sige, ayan po. Yung franchise po ng SBC Subic Broadcasting Corporation ay inaprubahan na ng Kongreso ng Pilipinas at another 25 years po yan na yung existence po ng SBC Subic Broadcasting Corporation. TV 22 ay legal na legal po at kailangan bigyan ng permit, ng ating business permit sa lungsod ng Olongapo. Hindi ba, Friendship? Yes, yeah, so 25 years. Naku, sana another, kayo. Oo, 25 years. Pumutan natin, di ba? Another 25 years. Ang balita ko, face value lang daw ata si Mayor Bong nagpunta doon sa Kongreso at hinarap yung mga nasa komitiba ng bagay na yan, ano, Friendship? At agad na inaprubahan yung franchise ng ating SBC 22. Kaya mapapanood nyo po ng tuloy-tuloy ang mga programa dito sa SBC TV 22, lalong-lalo na ang Sanggunian monitor namin ni Friendship. Yes, kaya kung may mga nagpapabati, Friendship, pa, okay. I-hit ko lang from 8006. Binabati ko po ang mga Oviedo Quinto family ng Block 27 Gordon Heights from Emeline Quinto. At isa pa from 1473, pabati naman ang Perea. Is this Perea or Perez family ng Asinan Poblasyon Subic? Okay, oo. At sige, mamaya na yun sa akin. Hanapin ko sa... ituloy lang natin yung ating nasimulan na diskusyon dito, Friendship Tet. Yes, no? Yung tungkol, yung tungkol nga sa napapabalitang pagputol ng mga puno, ng mga matatandang puno o heritage tree. Tawagin na natin itong heritage tree, Friendship, no? And Hector. At ito nga, nagtataka tayo kung bakit merong resolution, kung bakit pinayagan ito, yung resolution interposing no objection to the cutting of a number of trees, no, anim yon, within the vicinity of the Olongapo Convention Center and endorsing the proposed mixed-use development of the area of the Olongapo City Civic Center Complex. Ayan, ka-Hector, no, pinayagan kasi, actually, tinanong din namin yung mga kagawa, tinanong din namin si Barangay Captain Benafe tungkol dito sa bakit binigyan ng resolution at bakit pumayag ang Barangay East Tapinac dyan sa napipintong pagputol ng mga so-called heritage trees. Kasi naging problema dito, base sa aking informasyon na nakalap,
pwede ko bang sabihin yan sa on air kasi baka magkaroon ng problema. Sige lang, dahil ano naman, transparent naman tayo at ang basehan naman yan ay yung mga dokumento na hawak natin ngayon, di ba? Nasabihan lang daw yata sila na ito ay kailangan ng endorso galing sa barangay Istapinak na nakakasakop sa Marikit Park na wala silang tutol para putulin itong mga punong ito. So, sa ganung kadahilanan, dahil nasabihan sila sa ganito kang mga paliwanag mismo ng pamunuan ng Olongapo, gumawa ngayon sila ng itong barangay board resolution ng Istapinak na hindi sila tumututol sa ganitong plano na pagpuputol dito sa mga dandaang daantaong mga puno. At nung ipinadala ito sa pamunuan ng lungsod, inendorso naman ito ng Office of the City Mayor sa Sanggunian Panglungsod. At gumawa rin naman itong Sanggunian Panglungsod ng sarili nilang board resolution. At lumalabas ito unanimous at dalawa lang na kagawad ang hindi pumirma base sa aking mga dokumentong majority. Nakuha. Majority ito. So nangyari, inaproba na ito na talagang puputulin. Ang nakakasama ng loob, pinaniwala ang mga tao nung public hearing na walang talagang punong puputulin. Yun ang pinanghahawakan namin. At ang lahat ng mga punong maapektuhan, itinatawag na bowling. Ibo-bowling daw nila. Bowling, hukain yung ugat at i-transfer lang sa ibang lugar. Imagine mo, no, itong ganito katandang puno, ibo-ball out. Ang sabi ko nga, pag inilipat mo na yung mga punong yan, hindi mo na matatawag na landmarks yan. Kung sakasakali mang hindi putulin itong mga dangtang puno na ito, at inilipat lang sa ilang ibang lugar, hindi na yung matatawag na landmarks. Samantalang mulat sa pool ng ipinanganak ako at nagkamalay, naandiyan dyan ang mga punong yan. Saksiyan ko paano ako lumaki mula sa elementary hanggang wakagraduate ako ng high school. At ngayon ipuputulin na lang ng ganun-ganun. Kasi itong sinasabi nila, maraming mga ulat na eh. Katulad nyo doon sa Baguio, no? Na matatandang puno na talagang sabi, ibo-ball daw, ball out, or ano ba ang right term dyan? No? Bowling. Yung bowling, ano, ipaglilipat doon sa matatandang puno. Ang kadalasan sa mga ulat, mas malamang kaysa hindi ay namamatay yung matandang puno kapag ganyan yung sistema na ginagawa. Ang nangyayari kasi, base sa ganung klaseng istorya, yung mismong ugat, yung primary roots, hindi na kain lang o kain dahil sa sobrang lalim na. Correct. Available lang o pwede lang mangyari yung bowling na yan. Kung ang sakasakali naman na maliliit pa lang ang mga puno at kayang hukain talaga yung mga ugat, yung mga primary roots. Pero sobrang tanda ng mga panahon ng mga punong ito na limang tao bago mayakap ang mga puno, paano mo hukain ng mga primary roots na sobrang lalim na? Ang pinakamasama pa nito, ang sabi nila, ipapa-inventaryo ang mga puno na nakapaligid na sa lugar na ipaparenta sa SM Prime Holdings para malaman ng mga tao na isang mga puno ay walang pinutol at lang yun ay nailigtas. Pero ngayon ay bumabaliktad dahil meron nga silang tinatawag na board resolution na inaaproban, walang tutol, na puputulin itong mga daang-taong puno na to. Alam mo ka, Hector, with your permission, kagawad, Ted, di ba nung pinapa-approve nila ito sa Sanggunian Panglunsod ng Olongapo, nandoroon yung tiga-DNR. At tinanong nga namin, hindi ba dapat ang DNR muna ang magsabi kung pwede nga putulin ang puno na ito o hindi, no? Pero ang sinasabi ng tiga-DNR, if I remember right, kagawad, Ted, ang sabi niya, wala na kaming magagawa kung meron ng resolution na galing sa lungsod ng Olongapo, ng barangay, yung gano'n. So, parang lumalabas na parang ano, nakadepende sila sa resolusyon. At ito pa, ano, di ba, nung pumunta tayo sa barangay Istapinak, may isang kagawad pa na nagsabi na mukhang iba ang pagkaka-explain sa kanila, kaya napapayag sila doon na para gumawa ng resolution of no objection doon sa cutting of trees. At hindi lang pati si Ka Hector ay nakausap, di ba, si Barangay Captain Buenafel, at sinasabi niya na parang iba ang sinasabi sa kanila ng city planning head at ng DNR, no? Kaya sila napapayag na gumawa ng ganong klaseng resolution. Kanyang word na ginamit ay napag-utusan lang sila, quote-unquote yun, napag-utusan. Napag-utusan lang sila, quote-unquote, na para gawin yung board resolution na yon. At kaya wala sila doong mismong say na sa board resolution na yun, kundi gawin lang talaga at pirmahan na wala silang tutol sa pagputol ng mga puno.
So ayan, ang bottom line ngayon, friendship, ay kung magagawan pa natin ang paraan, ay huwag po tayong pumayag. Kaya ayan, nagpapasalamat tayo na merong isang Hector Tyco na namumuno dito na magkaroon ng advokasya na hindi dapat putulin ang mga matatandang puno na yan sa area ng Marikit. Kaya yan po ay ating sinusuportahan bilang mga konsehal at bilang mga mamamayan, friendship, no, na nagmamahal sa kalikasan, na nagmamahal sa mga punong ito na tunay naman na marami ang benepisyo na ibinibigay, no, sa ating lungsod, hindi lang doon sa area kundi sa kabuuan mismo ng lungsod. So please lang, sana wag nang ituloy yan, kasi yung development, pwede naman pong ituloy yung mga development na yan, kung talagang development yan na tinatawag, pero wag niyo na pong pakialaman yung mga matatandang puno. Pwede naman kayo magtayo ng structure diyan na hindi niyo tatanggalin o hindi niyo puputulin. Exacto. Ang mga matatandang punong yan. Ayun, friendship. Yes. Ano, pag naalala dyan, kasi dun po sa resolution ng City Council ay meron silang attachment na parang nakipag communicate or coordinate sila sa mga environmental groups. At isa dyan ay si Mr. Mario Esquillo na talagang, di ba, pumayag sila. So, nagtataka lang ako kung paano ba naging environmental group, yung paano ba nila nakategorize na yung mga pumirma doon ay environmental groups. Oo. Diba? At meron na rin tayo maraming mga kaibigan. Isa na si Jen Bellarmino ng SBMA. Check, di ba? Meron silang grupo. Oo. At kasama, matagal na rin natin kasama yan sa maraming mga issues na paglaban ng mga yung mga tutol, oo, yung mga environmental issues, no? At ayan, masusuportahan namin kayo dyan, Hector. Mm-hmm. So asahan mo. At yun nga, ang panawagan ni ka Hector ay sana po ay sumunod tayo, no? Suportahan natin. Mm-hmm. Pumirma po tayo dyan sa petition na ginagawa ngayon. Mm-hmm. Ipapaikot po namin yung mga petition na yan nang sa gayon, no, sa mga barangay, sa mga eskwelahan, no, sa palengke, nang sa ngayon ay pumirma po kayo at para sabihan ang ating pamalaang panglunsod na wag pong ituloy ang pagputol ng mga matatandang puno, yung heritage trees na yan, diyan po sa area ng Marikit. At sa mga hindi makakapirma doon, baka pwede tayong gumawa ng isang change.org o kaya isang Facebook yun, no? Page na parang save the trees of Marikit. Kasi syempre, yung yan. Mga iba baka hindi naman accessible sa kanila. Iba online, lalo na yung mga nasa abroad, no, na mga tiga Olonga po, I'm sure ano rin yan, yung concern na concern din yung mga taong yan na nasa abroad, no. So Hector, siguro gawan natin, meron namang ano, no, merong online na page na tungkol diyan. Ayan po. Again, maraming nagpapasalamat po ang Sanggunian Monitor kay Ginoong Hector Tyco sa pagbisita at pagpapaliwanag tungkol sa malaking issue na yan. Hector, sa huling pananalita, ano sa'yo? Sana naman po, itong mga pinapaikot naming mga petition letter ay tumulong po tayo para ma-save itong mga punong ito, lalo na yung mga taal at mga taga-Olonga po na dito na pinanganak. Saksi kayo ng kayo ay lumaki at itong mga punong ito ay nakatanim na dyan bago po man umulat itong Olonga po taging ganito ngayon. Huwag naman po nating sirain ang kalikasan. Pwede naman nilang ipa-develop ng SM Prime Holdings ang area na yan at iwasan ang mga puno. Hindi naman siguro sila malulugi sa ilang semento, hollow blocks, mga buhangin na iiwasan ng mga punong yon sa loob ng 25 years na rerentahan nilang lugar. Mm-hmm. Siguro naman, yung mga gagastos nila para iwasan itong mga punong ito, ay mababawi nila sa loob ng 25 taon. At saka dapat din nating isipin, renewable for another 25 years ang area na yan sa kanila. At sila lang ang pwedeng mag-renew yan. Hindi pwede nilang iparenta sa iba ng Olonga po. 50 years yan. So, ibig sabihin, kung ano man ang semento na iiwas nila dyan sa lugar na yan, mababawi naman na naman siguro nila yung kanilang investment dyan sa loob ng 50 years na iba po nararenta nila. Ayun, so po. Very well said, Hector. At again, maraming salamat at suportado ka ng sambayan ng Olonga po dyan sa iyong ipinaglalaban. Suportado ka namin dyan. Again, maraming salamat sa iyong pagbisita dito sa Sanggunian Monitor. Maraming din pong salamat, Kagawad. Okay. And Kagawad, no, ipahabol natin yung iba pang mga issues na dapat malaman ng ating mga kababayan dito sa lungsod.
Yes po. Itutuloy-tuloy na natin na sa second reading. Isa lang po ito. Draft Resolution Number 2015-R-76. A resolution authorizing the Honorable City Mayor to enter, execute, and sign a MOA with the IMS Healthcare Inc. or IWC in a manner consistent with law. Ito naman po na mga nasa first reading. Tama-tama lang dito si Ka Hector. Ayan, basahin natin. Draft Resolution Number 2015-R-86. Ito po yung mga naka-pending sa first reading. A resolution declaring Senator Mary Grace Sonora Paulia Manzares as adopted daughter of the City of Olongapo for invaluable contribution for Senate Bill Number 79 concerning the fight against hunger and malnutrition among children. Sponsored by City Council Noel Achenza. Ganun pala, no, kapag nagkaroon ka ng Senate Bill against hunger and malnutrition, ay pwede ka namang i-declare na adopted daughter. Oy, ay, baka magalit yung ibang presidential ball. Oo, kahit hindi, tsaka adopted daughter na naman. Di ba, yun yung issue sa kanya? Adopted na siya. Okay, yun po na sa first reading mamaya. Second point. Ito po adoption niya. Draft Resolution Number 2015-R-87, a resolution authorizing the City Mayor to enter, execute, and sign a MOA with the Metro Olongapo Chamber of Commerce, or MOCCI, Incorporated, represented by its President, Mr. Ruben de Guzman, for the management of the Olongapo Mardi Gras festivities on October 2015. So wala pa siguro tong exact date kung bakit October 2015 lang. Next po, siguro ito maganda rin talakayin sa mga next na ano natin program. Draft Ordinance Number 2015-O-21. An ordinance regulating the presence of minors, children, and dependents of street and sidewalk vendors and stall holders from the area of business activity and establishing the rules and penalties thereof. Yan, sponsored by Councilor Cortez yan. Next naman po is Draft Resolution Number 2015-R-77. A resolution authorizing the City Mayor to enter, execute, and sign a MOA with the Philippine Council for Agriculture and Fisheries, Department of Agriculture, and the Regional Agricultural and Fishery Council of Region 3 for the reactivation of the Olongapo City's highly urbanized and Fishery Council in a manner consistent with law. Highly urbanized ba tayo? Alam mo, friendship, hindi na naman tayo napapasok doon sa seal of local good governance. Mm-hmm. Yung dating seal of good housekeeping na ang Sambales ay nabigyan ng award na ito. No? At ang Batangas, galing ako ng Batangas, no? Nabigyan din ng award. Pero ang Olongapo, ako sad to say. Malamang hahabol na naman tayo. Magiging katulad na naman ng last year. Yung pumasa tayo, pero after the, anong tawag doon? Meron na yung mga hinahabol lang. Next. Is a resolution authorizing the City Mayor and signed for and on behalf of James L. Gordon Memorial Hospital for the MOA with the Department of Health for the appropriation of $150,000 through appropriation of through the 2015 NTP Major Programs GAA Fund in a manner consistent with law. Mm-hmm. Ayan, $150,000 from the national yan. Mm-hmm. At syempre, ito, kinamusta ko na to last two sessions ago. Draft Ordinance Number 2015-O-16, ito yung sponsor nating dalawa. An ordinance granting amnesty from the payment of surcharges, penalties, and interest to delinquent real property taxpayers in the City of Olongapo subject to all legal and existing rules and regulations. Kasi nga magtataas tayo next year dahil inaprubahan nila yung ordinance ng pagtataas ng real property tax. Kaya kung may delinquent, ano po kayo, fees o penalties ay ito po ay pinapapasanan natin na magkaroon ng amnesty para dun sa mga delinquent real tax property condenation. Penalties and interest. Nako, maganda kasi sabihin yan, friendship. Kasi paghandaan natin yung next year, natataas na po yung ating realty property tax, RPT. Magandang ipasok yan doon kasi magkakaroon ng committee meeting ngayon with the MOCCI, di ba? Yung samahan ng mga businessmen dito sa Olongapo. So magandang i-erase yung issue na yan, friendship, para masuportahan. At pinapakiusapan namin yung mga kasama nating konsehal na suportahan din naman nila dahil naman ito para actually, sa kapakanan. Sabi nga ni Councilor Joe, no, inano niya daw parang kinonfirm niya rin doon sa assessor's office, mukhang okay naman daw. Pero yun nga lang, hindi pa kasi
nagagawa yung kanyang report. Sa, okay. So sana makapag-schedule na tayo ng committee meeting. Or... Oh, kanina ba ni-refer yan? Public hearing. Yun, oh, kay Councilor Cortez. Kay Councilor Cortez, oo nga. Speaking of Councilor Cortez, isa pa pong... first reading yung draft ordinance number 2015-0-15. An ordinance declaring God bless Olongapo. Ito meron yatang ano kanina committee meeting. Pero dapat dito kasi ordinance ito, dapat public hearing, di ba? As one of the official slogans and motto of the City of Olongapo, thereby adopting its usage in all official government correspondence and joining its use as a form of felicitation in civil gatherings and events and as printed slogan in all government billboards, posters, signs, food carts, public utility vehicles like jeepneys, tricycles, and buses. So yun po yun. God bless Olongapo. Ano masasabi mo diyan, kagawad? God bless the City Council to decide on this matter. Naman, sa akin lang naman, hindi na siguro kailangan. Kasi yung faith, yung paniniwala mo sa Diyos ay nasa sa puso yan at hindi kailangan ipilit ng isang ordinansa. Yun lang yung sa akin, no? Sa akin puso naman, ng mga tao. Kasi hindi lang to committee meeting, pero dapat public hearing. Yes. Hindi lamang Christians, Catholics, pati yung ibang religions, ibang dapat sectors. Open to all, dapat ipatawag lahat. Pero syempre, kasi ito nga, religious matter to, so dapat lahat. Lahat ay invite natin. Ayan na Ihabol ko lang friendship, okay na yan, wala na doon. Ihabol ko lang yung isang text, no? Ang sabi niya galing sa 1409, no? Ang sabi niya bakla and insulto tugon ni Mayor sa DWHL weekly program dito kanina sa listeners text ukol sa plano, puro plano pagpapalis ng West Bahak-Bahak, illegal blue jeep terminal and paglipat sa ano ba tong Baltao tapat ng gasolinahan sa Kalaklan, tutol daw ang mga taga roon dahil tagal na silang may hanap buhay doon. Ito lang, wala nang ibang matinong isip na narinig sa mayor. Ayan ang sinasabi ng ating texter, no, na nakapakinig kanina at ang sinundan niya ito. Sabi niya, suggestion po lang, bakit di po nyo ipaskil sa FB ng Sanggunian Monitor gaya na yung text message ko, lahat ng makakatulong na mga mahalagang komento ng lahat ng texters nyo. Actually, yung iba po pinapaskil namin, meron po kaming Sanggunian Monitor sa Facebook at ayun po, maraming salamat sa iyong suggestion at gagawin po namin yan. And isa pa sa yung huling text niya, sabi niya, ngipin sa hirap mo kalikasan, wala, ngipin ang title, sa hirap mo kalikasan, wala nang ibong magyabang, pasan-pasan mo'y pinutol, taong pumaslang kay Purol, kay Kapanalig ng Sambales. Maraming salamat sa iyong text. From 211 naman, from, hi po, pabati po si Anoy. Hindi po siya nagpakilala. Oy, Anoy, kung sino man. Okay. Tapos yun, ang nagpapatanong lang, totoo po ba'ng 30 pesos per square meter ang sa Marikit? Ang renta siguro to, totoo yun. Kasi lalabas na ganun per month, no? At per square meter, per month. Tama 30, ba? 30,000 square meters, more or less yung area. So, 30 pesos per month per square meter po yan. So, ayun, friendship. At, Engineer, may time pa ba tayo dito sa ano? Yung... Basahin ko lang sa ombudsman. Ayan, ayan. Tama, sige. Dahil ito yung pinagdaanan ng mga tao. Trending yan ngayon sa Facebook. Ito yung pinaka-resolution from the Office of the City, City ulit. Office of the Ombudsman po ito ng Quezon City. This office resolves to dismiss the charges against respondents. Records reveal that the sale of PUD's assets, including the subject lots, was sanctioned by the City Council through the passage and approval of several city ordinances and resolutions and the APA. The transfer of the subject lots to OEDC was also covered by the deed of absolute sale executed by the city government represented by respondent Gordon in favor of the former. Concerning the 300 square meter lot with pin 10900170285 ARPNAB 00017-03833 located in Barangay Old Cabalan, Olongapo City, which was sold to OEDC, respondent Agustin sufficiently explained that the said property was included in the list of assets of PUD under the APA or APA and that there was only a typographical error as to its location in the deed of absolute sale.
Records further reveal that contrary to the allegation of complainant, the city government had already received the full amount of the sale price of PUD assets, including the lots, amounting to 610,500,000 from OEDC as evidenced by OR numbers 6377407 dated June 24, 2013 and 6371489 dated June 26, 2013. Hence, the transfer of the subject lots in the name of OEDC is valid and lawful as it was done only after the receipt of the full payment of the contract price. Mm. Considering the foregoing, the charge of malversation of public funds against respondents, sino-sino ba yung mga respondents? Si Mayor Gordon, si Mayor Bong, si Maribeth Marsan, Attorney Nadine, Nadine Gantan, and Mr. Agustin ng Assessor's Office before. No? Mm. Considering the foregoing, the charge of malversation of public funds against respondents must be dismissed since there is no evidence to show that they malversed, misappropriated, or used for their own benefit and interest any public fund or any amount of the contract price. Mm. Likewise, the charge of violation of Section 3 of Republic Act No. 3019 must be dismissed, considering that no evidence was presented to prove the complainant or the government, specifically the city government of Olongapo, suffered undue injury under the circumstances. The law requires that the injury suffered by any party, including the government, must be more than necessary, excessive, improper, or illegal, which, in this case, was not sufficiently established. Lastly, the charge of violation of Section 3 of Republic Act No. 3019 must be dismissed since there is no evidence to show that respondents persuaded, induced, or influenced another public officer to violate any law, rules, and regulations, or that they allowed themselves to be persuaded, induced, or influenced to commit any violation regarding the sale of the PUD assets, including the subject lots. Wherefore, the criminal case na pala ito, against James J. Gordon Jr., Marvin Marcian, Oscar D.J. Agustin, and Bernardine N. S. Gantan is dismissed for lack of probable cause. So ordered, Quezon City, Philippines, November 27, 2014. Okay, loud and clear. Yun, no? Friendship, pero ngayon natin na-receive. Oo nga. So ayan po, malinaw na po. Ano? Medyo na-dismiss na yung mga kaso na yan. So malinaw na sa ating taong bayan kung ano talaga yung tunay na nangyari. Sa FB nga, maraming sasabi. I-counter nyo na po ang ano. Oo. Tingnan natin ayan, sige, mga susunod. Nakabanata. Ang kanya si Ari lang, diba? Ay, damba. Yes. So ayun po. TV5 tayo, diba? With that, friendship, okay. No? Dumako na naman yung oras at mamaya po, sagunian panglusod ng Olongapo ang aming session. Pumunta po kayo kung gusto nyo. At pipilitin din namin mabasa po yung decision ng ombudsman dyan para ma-record sa Sanggunian Panglunsod ng Olongapo. So maraming salamat again sa ating guest Hector Tayco at maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong pakikinig na walang sawa talagang tumututok dito sa Sanggunian Monitor. Ito po ang inyong friendship, Edic Piano, na nagsasabing God bless Olongapo, good skill and God speed, and Olongapo is worth fighting for. At ito naman po si Friendship Ted Marsan, God bless Olongapo na rin dahil magiging slogan yun, diba? At syempre, sinasabi ko lang po na huwag magpapaloko sa mga manloloko at maging matalino Olongapenyo. Ayun, well said, kagawad. And with that, ito po ang Sanggunian Monitor.